going to discuss the first topic for the pre-final and final. So we are going to discuss the So good afternoon everyone. This afternoon we're going to discuss the first topic for the final, for the pre-final and final coverage. So first we're going to have a prayer to be led by Miss Day. So here are the microbes. The discussants, here's Trudy, Miss Lizzie Lorenzi, Kimberly Ainslop, and Miss Iron Rose Carranda. So classroom rules, we have prepared parasites, which stands for B, participate actively. A, always be respectful to others. R, raise your hand before speaking. A, arrive on time and be prepared. S, stay focused and attentive. I, interact kindly with classmates and teachers. T, teamwork is encouraged. E, engage in learning actively. S, is silence is a must. So, first, we have our motivational activity before we delve on to our topic. Our motivational activity is called Ripple Rush, Navigating Rapids, and Construct the Picture. Okay. So, here are the mechanics. Gabi ang mechanics no kay... isa ka paragraph. Wala siyang bullet form. Ikaw po yung sinasabi. Okay, first, the class will be divided into two groups consisting of 10 members. Bahala magsobra ka mo sa each group, basta 10 na kita mo participate. Each team will be given one paper boat and folder. Wala mo folder, kaya mo gi-prepare na cartoon na kan. So the presenters prepare cut-out pictures and the learners tap the floor on the folder on the floor to move the paper boat. Each member of the team should pick one cut-out picture in the box. And has only one move to assemble. Each member, one move back para mag-assemble. Okay. However, the last member of the team has given the power to arrange and finalize the jumbled picture only in 20 seconds. The folder should tap the floor and not just in the air. After arranging the jumbled picture, the team should say the word related to the picture. Do as fast as you can. The fastest group to finish the task will be given points to be consolidated after the whole duration of discussion. Are you ready? Yes, sir. Yes. Silence is a must. Okay. Silence is in our classroom rules, please move the chairs silently. Don't drop the
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Before we start, please form your line consisting 10 members. If ever kuwang, bubalik na kayo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Backward. 10. May points kayo na consolidate siya sa talent activity. Di makita. It's only that two. Let's go backward. Backward closely. I compress. So, by your vote, prepare na cartoon. Dili mo? So, navigating rapids. So, ikaw ang first na participant. Umula kong nagani ang kuan committee na go. Chuchu, something. Tapos, magkuha ka ng isa ka piece. Butang ni mo mati. Isa na. One move na gayon. Tapos, pag umani mo butang, dan ay ni butang, tapos kasi na sa sunod. Hindi, how balik mo. Ano may buto? Dili pilit. Ibutang mga di sa ubos. Sa dahil,
Walay magtudlo, walay magtudlo. So I think that everybody knows our topic, which is parasitology. So here are our lesson objectives. First is to analyze. The learner shall be able to analyze and classify various types of parasites based on their characteristics and modes of transmission. Second is enhance students' practical skills and understanding across multiple aspects of parasitology through an interactive game. Then third is evaluate the ethical implications of parasitic infections and the importance of empathy towards individuals. Now we are done in the document. Parasitology is the branch of biology that focuses on the study of parasites. Very good. Which are organisms that live in or on another organism as host and benefit at the host expense. This relationship can range from mutualistic to parasitic, where one is harmed. Parasitology is the area of biology concerned. Is the area of biology phenomenon of dependence of living organisms on another. Okay. So, ang parasitology kuno, yay ko na iya parasites and yaoy host. In medical parasitology deals with the parasites which cause humans infections and the disease they produce. Parasitism is a strong and intimate association in which the parasite establishes itself in or a living of the host. Being physically and physiologically dependent on it for at least part of its life cycle. So, in parasitology, we will tackle the cycle of parasites. So here are the content. No. So in parasitology, we have parasite and host. Parasite is an organism that lives in or in another organism known as host. So ang parasite, ito yung puno sa host. So what are the examples of hosts? Fowl, humans, animals, yeah. So we have here the symbiotic relationships. Symbiosis, the relationship between living organisms that live together. There are different types of these relationships. What is some wording? Okay, first is mutualism. Both the parasite and the host benefit from the relationship. So in mutualism, parasites and hosts are mutually benefiting. Yeah, that's it. For example, the gut microbiota in humans
which aid in digestion and provide other benefits. Other examples are this. So for example, the relationship between bees and flowers as bees and flowers. So this is the parasite and the flowers is the host. So both of them makabenefit para sa kuhan. Example siya ng mutualism. Ako naging kuhan para being birds. Tuto na kan. Next is commensalism. Is the relationship in which one organism benefit and host remains unaffected. So, ang parasite ko no, makabenefit, while ang host, what hindi siya makapektuhan. Yeah. Examples is the barnacles and whales. Barnacles attach themselves to the skin of whales, gaining a place to live and feed. So, barnacles as parasite example, nakabenefit sa whale. Pero, ang whale, wala makapektuhan. That's the example of commensalism. Next is parasitism. Napaisa ka itong fish. The parasite benefits at the expense of the host, often causing harm or disease. So, the parasite can benefit or yaka benefit while the host no yaka ko ako. Examples include malaria parasites and tapeworms. Tapeworms mo kuhaksin ng mga nutrients. Doon, hindi na siya kailangan maghago. Iba sa tao, so may ang siya. Example ng parasitism. Next is classification of parasites. Will be this passed to us by Ms. Casey. So, for the classification of parasites, so, what is parasite pagani? Organism. So, parasite is an organism that lives on or in a host organism and gets its food from the expense of its host. So, what is protozoa, Raylan? Protozoa is parasite. Okay, so protozoa are a single organism that can be free living or parasitic. So an example is water and food. Water and soil. So they can be parasitic or free living, and they are known for diverse shapes and modes of movement sa environment. So such as flagella. So ano yung flagella? So such as flagella. So what is cilia? So what is pseudopods? So there are four groups.
sarko, dita. So sarko nila is a kumaraisan, intamo. But so sarko nila is a group of protozoa that characterize use of pseudopods. Dito makapasigitan ng picture ng pseudopods. So there are temporary extensions of the cell body used for movement and breathing. Second is the Mastigrophora. So the flagellates or example of it is the So they are found in various aquatic environments. So high intensity of it sa mga aquatic na mga Third is the Celliophora. So Celliophora is the ciliates. Example nga ni is the Balantidium. Balantidium. So Celliophora is the protozoa that distinguish use of hair lines. Kung siya ba yan? Kung ano siya sa cilia and ciliates namin. So they are often found in the fresh water, include the paramecium. So sa mga fresh water siya halos mag-itag. Last is the sporozoa. So organism most adult stages na motile. Example nga is the cytoposporidium. So they are practical and typically reproduced through spores and are often parasitic. So they lack locomotive structures and through their host body fluids. So an example is this parasite is responsible for malaria. So ako mo ni malaria? Yes. So in this case, it's responsible for malaria. So helmets, Julinda, what is helmets? I just have any idea. So to shorten the text here or the explanation here, helmets are parasitic worms that can infect humans and animals. They belong to the kingdom Animalia and typically divided into two main groups. First is the roundworms and the worms. So maybe it's three, but typically guhadagets niya. So flatworms includes trematodes, cestodes, or the also known as tapeworms. So yung mga tapeworms. Then thorny-headed worms, siguro mga gawin yung bakulong-tunog. Mga thorny-headed worms are reside in the gastrointestinal cavity sa ilaw. Yan. Between cystodes and nematodes. So tuwa-tuwa na ang flatworms and roundworms. So third is the roundworms or also known as nematodes. So mag-itagyapon siya sa gastrointestinal, blood, lymphatic system, and subcutaneous tissues. Itong sa skin, makita sabi ni mga roundworms. So ang makakose din siya ng mga virus diseases. Last is the ectoparasites. So, Jessa, what is ectoparasites? Various. Ectoparasites like ticks, mias, lice and mice attach or burrow in the skin for extended periods. They serve as vectors for various pathogens, causing significant morbidity and mortality.
So, as stated here, nasa skin siya at ectoparasites. So, ectoparasites can cause irritation sa skin, calamity, and transmit diseases to their host. So, there are... Ito siya rin na mag-kwan kay mag-urot siya. Okay, namuray. So, there are four examples for these things. First is ticks. Boto! Boto! Lusay! Why is it? Transmit Lyme disease. Transmit Lyme disease and Japanese spotted fever. Also, ticks are vectors for various diseases, including Lyme diseases. They are specialized and mouth parts. So, makuha siya ba rin sa pakpak na yun. Well, they have specialized mouth parts designed for piercing the skin and sucking blood. So, yan ba lang pa? Piercing. Second is the teeth. Spit lung and murine typhus. So, wag pa inaigis niya, but they have powerful skin legs. Heat legs for jumping and piercing sucking mouth parts for eating. So, huwag pa yung siya, pero yayay. Third is the lice. Transmit typhus and strange fever. So, lice are small. And recently on ear or skin of mammals. So are commonly crowded or the unhygienic conditions. Third is the mice. Mice are responsible for scabies caused by and for the sources of exposure to parasites will be discussed by this So, good afternoon everyone. So, I will discuss the sources of exposure to parasites. So, when we say sources, so, parasitic infection or disease are started and transmitted by bird roots and the major sources of infection. So first we have the source, which is the contaminated food and water. So let's say it here. So when we say contaminated, so consumption of food and water contaminated with parasites, yeast, eggs, and larvae can lead to infection. Poor sanitation and inadequate food handling practices contribute to the transmission of parasites such as Escherichia and Cryptosporidium. So, if mo lang kita ng kuhaan, contaminated food and water, dito na tumakuhaan mga parasites, especially kung if we say na may isda, di ba yung isda na kilaw na ito na dahil may parasites na ha? Naman bawal ng kilawan di man like na buntis na hindi ko na isda ko gabi bluefin ata bluefin di ba may parang sabi ko ang yun salmon gigan sa Alaska salmon naman di ako sa langit di ba sa akong yun sa amin nakuha na siyempre nga isda hindi na sakit ay isang gani saya ako na ako na ako na ako na ako na ako na Yung isa na yung pag-ukyabuyan, no?
Corneliu. Yon sa pag-ubos ng bahay. If once na pag-ubos, pagpa last mga last month, ang lower COH is the one I wanted siya na tested with polio virus. Pero ako kikiyapot siya mga libo. Pero at mga libo na mga bata, if yun na sasakit. Gahingi na, mukbang tulay. Then the second is the vector-borne dysplasia. So, these are the treated to humans through bites of infected vectors such as itong mga ectoparasites, is ang mga ticks. Ako yun siya namuburot na natin mga kalawasan. Ako yun na niya, ang infection is the malaria, dengue, and other mga Lyme diseases. So the third one is the direct contact. Direct contact with contaminated surface oil, a soil, or infected animals can result in parasite transmission. So example here is direct transmission. Nana is Kaya yung mga bis para sa'yo. Ay, buwang ngayon do.
Initial stage of the parasite. So obvious, yeah. Then
So, ibari, yakakon sa cow, yaka-ingest sa cow, yaka-kaon-kaw, or yaka-inom. Then, inside your digestive system, in digestive system, the parasite eggs or larvae develop into mature parasites. Then, this development might cause symptoms such as stomach discomfort or diarrhea. Tapos makapila ka din yung mga... Then after that, as the parasite matures na may imbis na mapila ng bakuan, so it continues to reside in your body, feeding off nutrients and potentially causing health issues. So magka-problema na guys siya. And then that, the mature parasite reproduce within your body, potentially leading to the productions of more parasite eggs or larvae. I am being cooked, for example. Yeah. Then, eventually, the mature parasites or their eggs are excreted from your body through feces. So, pimbali mo gawas ito yung impact. Ay, kao, bagmalibang na kao, di ba? So the parasite eggs or larvae are now in the environment, then potentially contaminating the soil itself or water sources kung kain niya ito na area. Medisya, di ba? Then, pag di ba yung gawas mo sa imo, so another na isab na maka-infect sa lain. Might inadvertently ingest the contaminated soil or water while nag-explore ka sa yaon na specific na place. Then inside the new host, so bago na sa ito, di ba? The parasite eggs or larva develop into mature parasite, balik na yaon siya, and the cycle continues as the new host becomes infected. So muna siya kabilaw, pero ito din siya, sa ito gani. So in this situation, so the direct life cycle of the parasite so involves a straightforward progression from ingestion by the initial host, right now, to transmission to a new host with no intermediate host involved. So, ano di ba yung intermediate host? So, makita yun siya sa indirect life cycle. Ang may kaduhan na categories. Photo, for example, yun meron. So, indirect or the heterogeneous life cycle. Pamino ko ba ka? Ang gawas din siya ngayon. These parasites require multiple hosts to complete their life cycle. Then they typically have different life stages in different hosts. For example, the larval stage of the parasite may develop in one host, while the adult stage resides in another. So intermediate hosts play a crucial role in transmitting the parasite between the different stages of its life cycle. And direct life cycle is more siya yung the relay race. Na duwa. Yung pasa-pasa. Yung ganyan stages na dapat ikuan ganyan. Waray delay na kay tabo kay para makomplete ganyan ang cycle ng parasite. Dili sa yung linear, pasa-pasa yung bali sa'yo. So ang indirect life cycle requires different types of host or vector or the intermediate host for various stages of their life cycle. So for example, imagine yung planning ka muna ni mga friends na mag-picnic. And then, nag-prepare ka muna ng mga foods, mga lamig na foods. Mayroon, this, yung idama ko sa iyo, kain ko mag-picnic. Then, drawing. Sana all. Then, ikaw, which is the primary host, is, di ba, nag-prepare sa car, yung gawa ko ng mga food. Then, which could potentially have to the picnic spot. Then, during the picnic, is some food or during the picnic is di ba yaya sa kanyang magawang sa kanyang kamot, di ba yaya sa kanyang instances na mga dapas na ni mga gigisang gagawin na foods. Yaoiro, which is amoy ang intermediate host, na amoy, amoy, iba
mga pagkaon, marami na. Ito ang siguro, taliwoto, sumayan siya. And then, i-accidentally niya pagkaon na yung inyong mga pagkaon na over na siya or mga pantos na rito siya. Yeah. And then, di ba, kaya kaya yakaon siya ng iro. So, inside the dog's digestive system, so the parasite eggs or the larva develop further. Then potentially causing harm to the dog's health. Di naman ito sa direct is, continue sa gusya, di ba? Di ba, sa isang katao, din, ang mania, i-gawas at lipa, then, buwan. Wala yung sunod sa sila, tapos mawalit na isa, di ba? Kaya na siya. Best example. Best example lang yun is mga wasps. Magdagawin na yun. Ang mga wasps is nuray ang maglilinis na ako ay mag-anak. So, mag-itlog sila, nila yung morisi, pero sa iparatay nila ang isang caterpillar, itlogan nila yung caterpillar as pinagawin na intermediate host. Not to be bali mag-mature ang itlog ng wasp, tapos kaunon na yun ng pag mag-walk na yung itlog ng wasp, kaunon na nila ang caterpillar para mag-iok sila ng mature adult. Then kung mature adult sila, nagtasab sila maparasitize sa mga beehives, pagkaunon nila yung mga bees. Tapos mag-gibit sila. So, ang bees na sa bukoy, ikanuha na intermediate host. Tapos, balik sa naman life cycle, itlogan na sa tinong mga rin na sila sa pinaka-caterpillar as pinakaon na ng cycle. Tapos, ulit. Bali, mag-tabog siya ba? Ba, parang wasp ba sa Bisaya? Mine? Ha? Lapinig! Iyan ang sakit ba ni Kaonia, sumulibang na sagsiya, ang fertilizer ang makakuhan. Ah, wala siya ito baga? Yeah. Yeah, fertilizer sagsiya, and then ang first, papakao na isap, malibang na sagsiya, then lahi na isap, then yung ito na sa loob, bubuhi ang kuhan, ang iya, ang parasite, tagalit ba yung bug sa internet, hantay ba? Continue ang life cycle lang. So yan yun, oh, yung example, so direct life cycle, ang direct life cycle. Bakala. Saan na? Kanding? Kanding. Ah, kanding o baka? Ah, bupa, chip. Ito. Na mag-iaya yung classification. Saan ang classification? Ito. Ito. Ay, bito. Ito sa, bisa niya. Sorry, yung mga sperm cell. Ito. 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 Yes, na bro, host bro. Okay, ibang mga yung sperm cell. Ako ng intermediate host. Ano yung post ba yung tawag sa kusan? Okay. Sagot na? Kasagot ba? Ay, wala question, ma'am. Ay, question ko ba sa lawyer? Hindi, isa ra. Like, if I'm not mistaken, it has something talking about how those, aside from taking yung mga mga itong preventions nga, mo take ka o ano yung day. O sa'yo, sa itong mga parasites, diba? Matranslate siya, bro. Ilibang daw. Pwede pasok ka. Sige pa. Maawas ang ugok. Hindi pwede ba no? Parasites? Hindi ba kayo na ito? Ibang ugok. Sa ilong, diba? Ibang ugok ka lang. Pero ganang kanang di mo kuhan. Wala kay immune response. Kaya katong sa tri-tri kay talong kasi hindi mo dito sa ilong. Oo. Diba? But my question is, ang question is, makasakit siya, diba? Makasakit siya, mga ito, mga constipation. But the thing is, it has been mentioned na if mapatay sila, bro, may chance na mapatay ka sila sa ilawong, kaya pag malipang sa din na mulihok. But the thing is, baka kung sa may lahat ka na pag mapatay siya sa ilawong, di ba, bro, makakos, mag-iapon siya. Wala na yung harm na po, ay. But if ka na same sa kanan, brag, same sa kanan na ipapatay sa iyong ilaw, kung niya madaot ka, mag-iwag ka. Di ba? May mga toxins sa ganito. Oo, mga napapakunta na. Ang isa sa is, ang isa po is, hindi siya mabuhat. Tapos, are there any preventions like, if kanabitawang sa ilaw niya, bro, ka ng
Kaya nagkikitok na ka. Oo, kaya nagkikitok na ka-on niya. 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 Kaya nagkikitok na the parasite is already dead, but the toxins leave from the body. Makatulog siya. Para sa ano, bro? Magdibiti sa parasite. Hindi naman siya totaling manilis. Kaya bisan nga rin pag magtanga ka sa bahay mo na design before, guys. Buhay na siya. So, hindi siya totaling ma-digest. Okay, kapag hindi mo siya naman makatanong. Bro, dyan ba? Wala sa mga life. Bro, may buhay na simple na. Para sa ako, makabibili sa parasite, kung we talk lang, hindi siya total lima, ano? Hindi siya total lima, makadaot. Pag mapatay na siya, hindi siya makadaot. Kaya wala man siya ko ay immune response na para parainisis. Kaya nga itong lawas mong ganyan, itong system, nasa yung mga built-in niya immune responses. Kung, bro, built-in immune responses, bro, kung magkakita na siya ng pathogens, pati yung ganyan nila, nari mga cases, dahil ang mga cases niya, parehas anang dito na ako'y built-in po niya immune response, may counteract itong immune response ng lawas, so mautong buhay pa siya, makakos kayo dyan kuan, kaya mo niya labanan ng immune response. Pero once mapatay naman, kaya warang naman siya capabilities na mukumurisis, gawas na sa sistema. Ano sa gig ba, ma'am? Mayroon na lang siguro paglalain na, kasi yun. Ikanto na sa iba. Kanang kasalubot ito. Oh, yun. Hindi ba makakasalubot? Oo, hindi ba ikipo ka sa amin? Bro, kanang ikipo ka bro ba? Sa inyong tanaman bro? Kuhan mag-iapon, pagkaon. Ayaw nila, ayaw pagkamak-amak dito sa mga lipang. Ikibahol ka. O, di ba? Amin doon lang ikim. How to correct that one? How to correct that one? Sige, bro lang. Hawin na sige. Laong na ni. Kaon pagkaon. 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 Transmission, better transmission. Ingestion guys, tama. Ligo lang sa pa, may limang brand na infected na po sa taas. Ilumli mo po, ito ang iyo ah. Ay, kasi Reggie, sila po siya pa ilumli. Buwis ka sa pa niya na nabukutan. Parang nanti lang, buwis ka. Slash tape, magkakawal. Ay, make two teams, so yakahibo na kita ng team. So, mo na yung pindutun sa one slide. Sige na. So, sa isang group mo yung mag-answer. Ano pa, isang question. Teamwork, moms, teamwork. Then teamwork. Apa yung teamwork? Pero kasan mo ba yung ansira na teamwork nila? Pero ang ito ba? Oo. So, pick a letter and answer the question. Then you must choose give the box or give the box to other team. Here's the name. So, yun ako gi-prepare na. Next pa. So, babe. Be careful! The points in the box can be good or bad. Oh, kalawan, be careful din kamu. Are you ready? Ready. Are you ready? Bye, timer! Hindi ko gawin yung timer. Okay. Are you ready, guys? Yeah! Para ko sa time, may ako prepare na 20 questions. So, bago ba topic kasi ni una,
ng mga answer sa inyo. Then, ang makadaog, amoy mo pick ng letter containing What's the question? For example, kung i-gift niyo, sila ang kuhaan, kung uninoon niya ito, away the points. Or kung may negative sa gusap ng mga points. Ayun ako yung negative. Then, for example, kung dinisap niyo matubag, sila ang kuhaan mula matubag kung i-gift ba nila or i-give ba nila ang box. Ay, so mga itimananan. Na pala mo, be careful ka mo sa pag-mukip ka mo or mag-give kay night time na to na kung bisan i-keep niyo, may negative na score. Kita, okay, ready na? Okay, na ako. Bato, pick. Okay. Di ba rin? Okay, just ka muna yung nagbalik-balik. Sino ba bahala? Kaniro ko ang box na yan. Letter P.
Letter P. Oh my God. Ano daw letter P? Ah, Letter P. Say letter. Ano yan, sir? Ano yan, sir? You are expected to die. Hindi. Kikwa. O, hindi yung ma-answer. Ang group 1 na may mag-answer. Ang friend, my time, ini. Okay. Wow, wait. Pwede yung mag-answer. Sino niya pa na mag-amuha? Mag-amuha? Time, Dobby. Iyon sila. Kung hindi naman silaan, i-disregard na itong question. Oo, i-disregard na yung question. Makikita na another one. Bali lang sa tukman! Ikate! Ah! Ikate! Oh, para sa'yo. Nanganta ka muna, Mamino! Kasi blocking ka, kiss. Kasi? Ectoparasite. Ha? Ectoparasite is correct! Give the box or pass the box? Minus 300. Uy, try niyo pag-pass! Ano sa'yo? Tapos na ba ang A? Wala ka?
Mouse lang ako. Yeah, hindi mo yung book yan. Manang, eh. Uy, saan ka doon mag-share mo? Pero bakit haang ba ko na yung baling ba? Ah, basta ako ng baling. Ah, sige, wala. Tapos lang. Ma'am, sa ako nag-lock-lock kayo mo okay. Ay, okay. Ano yan na letter? Ay, na letter. Yes, correct! Correct. Get the box. Pass the box. Pass. Eh! Eh, kasama. Sugalan ko dry yan. Ay, si Mayotik. Alam tayo sa atin. Si Mayotik. Si Mayotik. Si Mayotik. Ano ba yun? General. There are different types of this relationship. Para sa Dizem. Si Mayotik. Si Mayotik. Si Mayotik. Si Mayotik is correct. Correct. Ang duda na ako. Puta. Kapilata ng fishbowl.5K, Lord. Wow!